kalakasan sa pamamagitan ng pananalangin. March 3, sa mga makalangit na dako. O parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha. Awit Kapitulo 95 Versikulo 6. Binigyan ni Kristo ng katiyakan ang kanyang mga disipulo na kailangan ang mga espesyal na panahon para sa debosyon. Ang panalangin ay nauna at pinabanal ang bawat kilos ng kanyang ministeryo. Ang mga panahon ng panalangin sa gabi na ginugol ng tagapagligtas sa bundok o sa desyerto ay mahalaga upang ihanda siya sa mga pagsubok na dapat niyang harapin sa mga susunod na araw. Nadama niya ang pangangailangan ng nakakapresko at pagbibigay sigla sa kaluluwa at katawan upang maharap niya ang mga tukso ni Satanas at ang mga nagsisikap na ipamuhay ang kanyang buhay ay madarama rin ang pangangailangang ito. Si Kristo ay nangako sa kanyang sarili na magiging kahalili at katiyakan natin at hindi niya pinababayaan ang sinuman. May di mauubos na pondo ng perpektong pagsunod na naiipon mula sa kanyang pagsunod. Sa langit ang kanyang mga kabutihan, ang kanyang pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo sa sarili, ay itinatangi bilang insenso upang ibigay kasama ng mga panalangin ng kanyang bayan. Habang ang tauspuso at mapagpakumbabang panalangin ng makasalanan ay umaakyat sa trono ng Diyos, hinahaluan ito ni Kristo ng mga merito ng kanyang buhay ng ganap na pagsunod. Ang ating mga panalangin ay ginagawang mabango sa pamamagitan ng insensong ito. Tandaan ng lahat na ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos ay hindi matututuhan sa pamamagitan ng pangangatwiran. Tunay na pananampalataya, tunay na panalangin, napakatatag ng mga ito. Ang panalangin ng Pariseo ay walang halaga, ngunit ang panalangin ng publikano ay dininig sa mga hukuman sa itaas dahil ipinakita nito ang pag-asa na umaabot sa paghawak sa makapangyarihang Diyos. Ang sarili para sa publikano ay walang iba kundi kahihiyan. Ganito dapat ang mangyari sa lahat ng naghahanap sa Diyos. Ang pananampalataya at panalangin ay ang dalawang bisig na inilalagay ng nanghihinging nangangailangan sa leeg ng walang hanggang pag-ibig. Nakikipag-usap tayo kay Hesukristo habang naglalakad tayo sa daan, at sinabi niya, "Ako ay nasa iyong kanan." Maaari tayong lumakad sa araw-araw sa pakikipagsamahan kay Kristo. Kapag nagsabi tayo ng ating hangarin, maaaring hindi ito marinig ng anumang tainga ng tao. Ngunit ang salitang iyon ay hindi maaaring mamatay sa katahimikan, ni hindi ito maaaring mawala, bagaman ang mga aktibidad ng gawain ay patuloy. Walang makalulunod sa hangarin ng kaluluwa. Ito ay tumataas sa ibabaw ng ingay ng kalye, sa itaas ng ingay ng makinarya, hanggang sa makalangit na mga hukuman.